guys! Welcome dito sa aking channel. Ang reading ito ay para sa pangkalahatan. Ito ay love reading para sa pangkalahatan. Paalala lamang po ng reading ito ay general reading. Kaya hindi po lahat ay makaka-resonate sa reading ito. Hopefully ay makuha ko yung energies niyo guys. So let's check your energy. Nandun yung focus mo sa trabaho mo dito yun. Napaka-hardworking mo talaga, no? With the Three of Pentacles and the Eight of Pentacles. Ikaw yung person dito na focus ka sa ginagawa mo. Maaasahan ka talaga kung nagtatrabaho ka sa company, no? Nandun yung skill mo eh, na re-recognize ka, na maaaring napipraise ka. Dahil sa skill mo, dahil sa galing mo, dahil sa pagiging hardworking mo. At nandun yung pagiging motivated mo, matyaga ka sa ginagawa mo dito. Let's see, sa iyong love life. Ano yung mga pangyayari sa love life mo? Ay, King of Pentacles. Okay. Merong maaaring exchange na communication sa inyo ng person mo dito, no? Pero nandun yung parang nagiging impatient ka sa person mo dahil tong person mo ay busy. Busy sa work. Busy sa hanap buhay. Itong person mo guys ay reliable to. Responsible. Influential. Powerful at wealthy, no? Nandun yung wealthy yung energy ng person mo dito. At slow but steady, no? Pagka nag-enter to sa relationship, mukhang matagal mag-commit ka lang tong person na to. Pero once na nag-commit to ay sure ball, no? Kumbaga, this person will be a loyal provider, no? Magiging loyal sa'yo to. Magiging responsible, lalo na sa kaperahan, sa finances. Let's check kung ano yung feelings ng person mo towards you, kung ano yung nararamdaman niya para sa'yo. Mukhang nag-iipon ka dito guys eh. Trabaho ko ng trabaho. Or possible na self-employed ka. Or kung nagtatrabaho ka man. No? Or nagtatrabaho ka na meron kang employer. Or kaya dun yung parang wala kang pahinga eh. Dun yung halos lahat ng ginugugol mo na oras eh nandun, no? Sa trabaho. Puro trabaho. Puro hanap buhay, no? Para kumita ng pera. So, nandun yung continuous yung pasok sa'yo ng pera kasi masipag ka ng trabaho. Let's see yung feelings ng person mo towards you. Uy! Wow! What? What the? Unahin ko na to guys, sunod-sunod yun. Nandun yung care ng person mo sa'yo. Nandun yung affection, no? Affectionate. Caring. Loving. Magaan yung loob nyo sa'yo. Para ka pa nga binibaby, no? May pagka-protective yung person mo dito sa'yo eh. Maalaga, no?
Nandun yung, kahit na hindi kayo magkasama guys, the way this person treat you or mag-message sa'yo ay nandun yung care niya. Totoong care from his or her heart. No? Galing talaga sa puso niya. Kung ano yung nararamdaman niya. Ganun yung pag-care niya sa'yo dito. It, at in love yung person mo sa'yo. Yun nga, nafe-feel niya yung soul connection sa inyo, guys. So, possible itong person mo ay siya na yung the one, no? With the lover's card. Soulmate or twin flame. Maring twin mo or soulmate, no? Twin flame or soulmate. Itong person na to ay nandun yung always na kumbaga, nafe-feel niya yung energy mo, no? With the lover's card, ikaw din, for sure. Feel mo yung energy ng person mo dito. Parang napaka-sensitive yung sa isa't isa na pag malungkot yung isa ay na parang nalulungkot din yung isa. Parang gano'n, no? Na hindi niya pwedeng pabayaan yung isa. Lalo yung person mo, no? Hindi kanya pwedeng pabayaan, no? Nandun yung pagiging protective niya sa'yo dito. Nandun yung pagiging caring niya. Swerte ng gantong tao, no? Na may person na ganyan. Caring, loving, and protective. Ayun, no? Kasi nga, meron kayong soul connection. Itong person na to. So, ito yung gusto naman talaga ng person may to be with you, no? Na masaya kayo at na magkaroon kayo ng anak, no? Mga anak. Gusto nyo magkaanak kayo, eh. Gusto nyo mag-build kayo ng house nyo. May mga properties kayo, no? Pero itong person mo, guys, ay stable na, no? Wealthy, a wealthy person. So, mayaman na ito. Dahil napaka-workaholic ng person mo. Pero, ang magpapasaya sa kanya ay complete family life, no? Mari ikaw yung magpakumpleto at magpasaya sa buhay niya. At yung magiging anak ninyo. Ito yung pinapangarap ng person mo dito. So, tingnan natin kung anong gusto mangyari ng person mo sa inyo. Ay, baliktad man to. Ano ba nangyari dito? Gusto mangyari ng person mo dito sa inyo? Victory! Okay? Mukhang itong person mo, guys, ay unable to make a move, no? Mukhang hindi niya pa totaling kilala ka, no? Or hindi, kumbaga parang naka-blindfolded pa siya, no? Kasi itong person na to, mukhang bago mag-commit to sa'yo, kahit na feel niya na yung gano'n, no? Nandun yung care niya, nandun yung love niya. Itong person na to, with the King of Pentacles, kumbaga, kilalanin ka niya muna ng gusto. Ikilatisin ka muna niya, no? Bago ito mag-commit. Kaya medyo mabagal yung mag-commit itong mga gantong energy. Pero once na nag-commit na yan, maswerte ka dyan, no? Kasi yung person na yan is a loyal provider, no? And a responsible, a reliable person. Partner. A reliable partner. Lalo sa finances, no? Mukhang hindi ka problema dyan, no? Hindi ka na magpalitik ng utak. Ng ulo mo. No? Itong person mo ay, kumbaga, established na yan, eh. No? Well-established. Malalim na yung ugat niyan. Parang gano'n, no? Kumbaga sa puno, no? Kumbaga, madami ng kayamanan. Stable na, no? And, yes, ito yung gusto ng person mo dito. Na, hindi siya ma-stuck. Kasi mukhang ang dami niyang responsibility. Mukhang nandun yung, masyadong busy yung
person na ito na parang hindi niya magagawa ang maka-take ng action to come towards you. Pero itong person na to, gusto niya ng victory, no? No matter what. Gusto niya na magtagumpay. Gusto niya, tingnan natin kung ano ba yung gusto niya magtagumpay dito. Pero gusto niya ng victory with you, no? Na magtagumpay yung relationship niyo, for sure. Ano pa yung gusto niya dito magtagumpay sa inyo? Tingnan natin. Ay. Ano ba yan? Mukhang may ibibigay to sa'yo, guys. Offer. May offer to sa'yo. Mukhang commitment na to, guys, no? With the Knight of Cups. Kumbaga magkaroon ng level up yung inyong connection dito. Nandun yung magiging giving na tong person na to. So, kung dati palaging busy, no? Rason niya palaging busy. Madami siyang ginagawa, no? At panay ikaw na lang yung palaging nagkukontak, kumukontak, at nauuna. Pero ngayon, na mag-message siya kanya. Pero ngayon, itong person mo ay willing na, no? Na mag-effort, mag-give sa'yo, no? Nandun yung reciprocation for sure with a scale. No, magiging balance na. Kung dati imbalance na ikaw lang yung bigay ng bigay sa person mo, ngayon itong person mo siya naman magbigay ng magbigay sa iyo, no? May balance na sa inyong dalawa. Magiging generous na yung person mo na to ng time niya, effort, and possible pera, no? O hindi na siya magiging madamot kasi aparte ka na ng buhay niya, tinuturing ka na niya na parte ng buhay niya. With the Knight of Cups, meron tong offer, guys. Maring puntang ka nito. Maring a cup of love or maring in personal, no? Sa personal mismo. Maring puntahan ka nito, pero yun nga may sacrifice siya dito. Yun yung naging dahilan kung bakit siya feeling stuck na hindi siya makapag-move forward. Dahil sa responsibilities niya, sa work niya, sa hanap buhay niya, maring may mga business siya or source of income na kailangan nandun siya halos araw-araw. Kailangan nandun yung presensya niya. Itong person mo, ay nagpa-plano na to eh, napuntahan ka. Kasi may distance. May distance talaga dito sa inyong dalawa, no? May offer to. Ito ay sincere na offer to, guys. Ano ba tong offer na to? Clarify nga natin. More information sa offer na to. Ano ba tong offer na to? Maliban sa love or pag-uusap ng harapan. Or yes, mukhang harap-harapan to mag-offer na baka mag-propose na sa'yo, no? Tingnan natin. Ano ba yung offer na to? Ano ba itong i-offer ng person ko? Stability. I know. Kumbaga, itong person na to, let's get more card. Nine of Wands. Tingnan natin. More cards. Ano ba itong gusto i-offer ng person mo sa'yo? Sabi ko na yun. Itong person mo, atat na to. Gusto kanya kasi, guys, na protektahan ng person mo na to. Tingin niya may mga gusto mang harm sa'yo. Kaya siya protective sa'yo dito. Nasabi ko ba yun kanina? Protective yung person mo. Parang nasabi ko yun dito kanina. Doon kanina sa taas. Na cards. Yes. Gusto ng person mo na nandyan siya, no? Na parang nakaprotekta sa'yo. Yun, no? Kaya gusto ko niyang puntahan, no? Gusto niya mag-offer ng stable offer. Stability. Nagmamadali ito. Gusto niyang pakasalan ka? Gusto niyang makasal kayong dalawa?
Ito yung offer niya. Marriage proposal. Sabi ko eh. Marriage eh. Or yung magsama na kayo. Para maprotektahan ka niya. Siguro may mga tao na gustong salbahiin ka. O gustong i-harm ka. Itong person mo, nandun yung kailangan kong pumunta na sa person ko. Sabihin niya siguro. Kailangan ko siyang protektahan. Kailangan niya ako sa tabi niya. So, more cards. Mabuti yung kalooban ng person na to. Naawa siya sa'yo. Nandun yung pagiging caring niya. Protective niya. Yun yung ako gusto ko, yung protective talaga. Doon mo makikita yung pagmamahal ng person mo sa'yo. Pagka-protective. Nakaka-inlove ko yan pag protective yung person mo. Diba? Parang hero. Hero ng buhay mo. Tapos yung caring ba? Diba? Diba? As in, wow na wow. Pagka ganun. So, possible outcome sa inyo dito ang dalawa. Yung person mo. Okay. The Page of Swords. New beginning talaga, guys. And the King of Wands. Ano lang yun eh. Baka tong person mo, guys, ay still hanggang ngayon ay kahit na may communication kayo ng person mo, no, continuous yung communication nyo, maayos yung communication nyo, still itong person mo ay, yun nga, pinag-aralan ka pa rin. With the King of Pentacles, itong person mo ay kinikilatis ka pa niya talaga, no? Bago siya mag, yun nga, ready to commit na tong person na to eh. Baka ilang ano na lang to, ilang masid niya sa iyo. Pinag-aralan ka niya. With the Page of Swords, no, to offer a new beginning, Ace of Wands, the full card, and then itong person na to ay mag take a risk na, no. Go. Ready, get set, go. Go, go, go. Oh, parang ganun. Go na daw siya. Oh, hindi na nga makapag-antay. Mukhang sinasabi na itong person na to, kailangan ako ng person ko na to. Kailangan ko madalian. Baka iniisip ng person mo na may gustong mang-harm. Or baka nakwento mo sa person mo yung mga pinagdaanan mo in life. At yung may mga taong gusto kang i-harm. Or baka na-harm ka na ng ibang tao dito, no? Kaya itong person mo, nagmamadali. Ayaw niyang ma-harm ka pa. Ayaw niyang masaktan ka. Ayaw ko niyang salbahiin ka ng ibang tao. Nandun yung pagiging protective ng person mo na to. Matapang. No? Confident to. Para siyang hero mo. Nandun yung passion niya towards you. So, possible na yun din yung isa sa dahilan niya kung bakit gusto niya magsama na kayo. Kasi nandun yung passion niya. Yung desire niya sa'yo. So, eto na lamang para sa ating collective reading ngayon. Sa mga baguhan po dito sa aking channel, please do subscribe at huwag po ninyong kalimutang i-click ang bell button. Nang sa ganun ma-notify kayo sa masusunod na videos na upload ko at pakilike naman po at pakicomment na din sa ating comment section box, lalo na sa mga nakaresonate sa reading nito.